today is November 1, araw ng mga patay. Part ng family tradition namin na dumalaw sa sementeryo. Hindi kumpleto yung taon kapag hindi nagawa yun. Okay. Nung nakaraang vlog, minention ko about dito sa na-damage na part ng sasakyan kasi nga, di ba, naka-atras ako. So yun na, ginawa na nila yung repaint. Kaso, ang hassle naman kasi, kailangan ko ibalik again for another week dahil sablay yung unang paint nila. Like, malabo. So, wala tayong magagawa dun sa part na yun. Kailangan na lang natin is makipag-cooperate. Ang hassle lang kasi, alam mo yun, hindi ko muna mapalinis yung sasakyan kasi hindi daw siya pwede muna mabasa. Kasi nga, para fully matuyo yung paint. Tingin ko perfect lang yung timing ng punta namin kasi wala na masyadong tao dito. Siguro around lagpas 12 na. Simula na siguro ng mga 1 o'clock p.m. up to 6 or 7 p.m. Sobra pa yung traffic sa mga sementeryo kaya the best talaga na pumunta mga hating gabi na. Ganun din naman yung purpose ng punta, like to pay tribute or respect sa mga kasama nyo noon sa buhay. Okay, so makikisiyar sana tayo sa KFC kaso biglang sarado pala. May pakatok-katok pa akong nalalaman. Okay, sabi, meron daw bagyo ngayon pero actually, ang ganda naman ang panahon. Like ano ba, pumasok na ba yung bagyo or hindi pa? Wala eh, parang ang perfect ng panahon ngayon. Feeling ko naman na wala na yung anto ko, so let's go. Kanina may pinapanood akong interview kay Casey Neistat. Tungkol dun sa more than 600 days yata yun na nag-vlog siya straight, like, araw-araw talaga. Hindi siya sumablay dun. Nakaka-inspire yun kapag ganito na nag-vlog ka. But nandun yung idea na hindi siya applicable sa lahat like me. Si Casey Neistat kasi kung hindi nyo kilala, isa siyang sikat na vlogger na ngayon na hindi na siya actually nag-upload masyado ng mga videos or vlogs. But ayun, kagaya nung na-mention ko kanina, nag-upload siya for more than 600 days yun for sure, 700 days pa nga yata, like araw-araw, consistent, hindi siya dun sumablay. And as of to date, parang siya pa lang yata ay nakakagawa ng ganun. And dahil dun, naging successful yung YouTube channel niya. Hindi lang yung YouTube channel niya, very vocal siya sa mga business niya, kaya yun, parang yun yung pinaka naging leverage niya. So going back dun sa sinasabi ko kanina na hindi siya applicable sa lahat, kagaya ko kasi, ano siya eh, si Casey Neistat kasi para siyang more on a business owner nung ginawa niya yung ganong style ng vlogging. I'm not making an excuse but siguro kung kaya kasi gawin ng iba yun, ng ordinaryong tao yun, may gumawa na nun ulit eh. Pero sa pagkakaalam ko talaga wala. Ayun, hindi siya ganong kadali, kailangan talaga ng 100% commitment. Lalo na yung 700 or 600 days straight na hindi siya sumablay. Grabe, kahit Sabado, Linggo, hindi niya pinalagpas to the point na inaamin niya na parang na-compromise na yata yung relationship niya sa family niya. Hindi siya pwede for me kasi hindi lang naman ito yung interest ko. Like, marami pa akong ibang gusto gawin and yung pagod, hindi siya realistic para sa akin. Weekly pwede pa. It's just that minsan nagkukulang tayo sa disiplina. Hindi ko gusto gawin yung pag-vlog weekly for the sake na makapag-upload. Meron siyang rewarding na pakiramdam kapag may na-accomplish ka na something and yung pagiging consistent sa kahit anong bagay, napaka-rewarding nun and nakikita mo yung result. Kasi for me, it's lagi kong minimension to, it's a form of an art. Nag-upload ako ng reels, nag-upload ako ng vlog and wala na akong ibang bisyo kundi yun lang. Hindi naman ako addict sa paglalaro ng mga mobile games or naglalaro ako PS5. Yan, isa yan sa bagay na ayoko mawala. Mas na-realize ko na for me na maging consistent dito sa channel na to,
may mga bagay ako na isasakripisyo talaga, whether I like it or not. And yun yung mga ibang bagay na talaga nag-e-enjoy ako, which is ayoko gawin. Paglalaro ng PS5, pananood ng movies, yun yung mga bagay na sure ako na ayoko alisin sa katawan ko. Ayun lang, I just want to share that kasi parang, alam mo yun, na-ignite ulit yung fire sa pagdating sa art na to nung napanood ko yung interview kanina kay Casey. Ayun lang, sana wala na talaga yung anto ko. Magre-resume na ulit ako mag-drive. Let's go! Okay, so balikan ko lang yung pinag-uusapan natin kanina about kay Casey Neistat or dun sa interview sa kanya. Isa si Casey Neistat sa dalawang pinaka-inspiration ko pagdating sa pag-vlog. Top 1 na inspiration ko sa pag-vlog is unang-una, of course, na-mention ko na rin to before, si Peter McKinnon. And then yung pangalawa, ayan, si Casey. Sila rin yung nag-ignite pagdating sa passion and interest ko sa videography. Of course, marami din naman ako ibang channel na pinagkukuha ng idea pagdating sa pag-vlog. But sila yung talagang dalawa na, alam mo yun, napadaling kuha ng idea. Or kung mapapansin nyo, medyo sa mga style ng pag-vlog ko, medyo may pagka-similar sa style nila. Time to end this vlog and gusto ko na talaga muwi. Kasi marami pa akong gagawin. Mag-aaral pa yun. All. See you again next time. Peace!